Yon. Ohayo, this is Niño. A direct distributor of Blast Size PH, a denatured alcohol gun, and an airsoft enthusiast. Also a wood shopper, online store owner. So, bago po natin simulan ng panibagong episode sa Remake, ilang shoutouts na naman po ang inilalathala natin sa screen. So, sit back, relax, and enjoy the show. God bless. Yon. Now, we have already given the shoutout, so wala tayong paligoy-ligoy pa. Rerectahin ko na kayo sa panibagong episode sa Remake, Season 1. So, on the 9th episode of Ninja's Revenge Remake, known as The True Meaning of Respect. So, yun. Sa title na yan, bago ko siguro i-explain sa inyo, ipapakita ko sa inyo ang isang video clip na kung saan na matagal ko nang in-upload ito at gusto ko nang isama sa itatayo ko na to kung paano talaga galangin ang isang individual. So, kahit sa appearance, kahit sa anumang itsura, kahit sa anumang denominations, lahat-lahat, sa video ito, doon nila makikita ang lesson. After ng labanan, ipi-play na natin at maya-maya ng konti at hintayin at ipapaliwanag ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng totoong kahulugan ng respeto. Standby. Violence is who I am. Hey!
Yun. So, natapos tayo ng video. So, ano ang nakita mo sa moral lesson at panaglamanan na nasaksiyan niyo sa video? So, ito. Appearances can be deceiving. So, never underestimate the potential of others. For in the battle of life, it is the fire within that defines us. At yan natiyatawag na self-respect. Pati yung respeto sa kahit na sino, sa bawat appearances, o ano man ang rango. So, sino ibig ko sabihin pala sa sinasabi ko sa respeto? Ayun, yung kung ano talagang kahulugan ng salitang respeto. At para sa mga hindi marunong rumespeto sa kahit anumang rango o yung mga tao na hindi malang marunong kumilala ng rango, lahat-lahat, kiko mo na nasa laylayan kami, nasa estado kami ng kahirapan, ganyang gagawin nila, mandi-disrespect ng kapwa. Lalo pa't mabuti pa nga nung papanahonan ng mga kabataan nun, kapanahonan, mga dekada 70, 80, 90, nakukuha pang igalang kahit na sino. Pero po talaga itong mga kabataan ngayon, wala ka respeto sa mga magulang nila, sa apo nila, at kahit sa mga kasama nila sa pamilya, sa relative, sa trabaho, at kung saan-saan pa man, maging sa eskwela. Wala silang nagagawa na GMRC. Wala silang bao na GMRC na tiyatawag na good manners and right conduct. O, baka naman sa inyo, good manners and right maniac. Alam mo, sa parting iyan, sa vlog na to, hindi ito magseseryoso na rin ako sa parang ito. Dahil, noong mga nakaraang pang mga araw, ilang beses ko na rin mga nasasaksiyan, ang lahat ng tao dito sa mundo ay wala nang ginagala na kahit na sino, bastusan ba? Aba, sumusobra ka na ata, mongoloid. Alam mo kung kiko mo na ikaw na nasa mataas na kalagayan, nasa estado ng buhay, ikaw mo maulad ang buhay mo, lahat ng mga gustong umunlad, gustong kailangan din na respeto, hinahadlangan nyo rin, nire-respeto mo rin, dinidisrespect mo rin pala. So that means ang respeto kasi sa akin, hindi basta hinihingi na kahit na sino dyan, kusa itong binibigay sa mga taong dapat ka, at again sinabi ko noong nakaraan sa vlog, ang respeto ay kusa ko binibigay sa mga taong karapat dapat na irespeto. Aminin ko sa'yo, naging tarantado din ako, pero ginagalo ko pa rin ang dapat igalang. Eh kung sila nga, ako, tatanungin ko kayo, kayo dyan mga nasa paligid, ako ba, ibig ko sabihin ba, ako ba, may ginawa bang mali sa inyo, kaya ginagawa nyo, dinidisrespect nyo lang ako ng basta-basta? Sa mga nakasalamuha ko lang naman dyan, sa paligid, at wala rin, at uulitin ko sa inyo, wala akong nininame drop na kahit na sino dyan. At sa akin lang, kung gusto nyo ka ako na irespeto kayo ng mga nasa mas maliliit sa inyo, matuto rin kayong gumalang sa mga nakaka-ano sa inyo. Depende sa age, sa denominations, sa religion, lahat-lahat. At kahit anong itsura sa appearances, igalang nyo rin ang lahat ng mga tao sa paligid. Kung gusto nyo rin, igalang kayo. At sasabihin ko sa inyo, na alam mo kung anong kahulugan ng salitang respeto? Kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang yan?
makinig. So ayan. Ayan. Respect means that you accept somebody for who you are, even when they're different from you, or ulit-ulit. Bubulit talaga. As you will. Respect means that you have to accept somebody for who you are, even when they're different from you or you don't agree with them. Isa pa. Respect in your relationship builds feelings of trust, safety, and well-being. Respect doesn't to come naturally, but it is something that you have learned. So, ibig sabihin dito, ang respeto ay ibig sabihin nito ay kailangan mo tanggapin ng kahit na sinong tao, na maging sino ka man, kahit sino ka pa, kahit na sila'y naiiba o hindi sila agree sa'yo o hindi sila wala silang sa'yo. So ang respeto sa isang relasyon, sa relationship, bubuo ng tiyatawag natin na tiwala, kaligtasan, at tiyatawag na well-being. So ang respeto ay hindi basta-basta lamang na hinihingi, na kumbaga sa candy na parang hinihingi mo. Hindi. Ang respeto kung sa binibigay sa mga lalo-lalo sa mga may karapat dapat na bigyan ng respeto. So ayun, sa bahay man yan, sa bahay man yan, sa trabaho, sa lipunan, at kung saan-saan pa mang lupalop ng daigdig, kailangan din na respeto. Kahit ako sa estado ngayon, ginagalang ko kayo, pero kayo, mga putok sa buhong ko yan kayo, mga pendeho kayo. I honor you, but you disrespect me. Yan ang mali sa isang taong ginagawa mo eh. Kahit na nung, lalo na pa yung mga gumagawa ng mali, kinakampihan, which is, nakahanda na sa susunod na vlog ko sa remake na tinatawag natin The Danger of a Blind One-Sided Person. So yun. So ibig ko sabihin ba, so ibig sabihin nun, tawag nito, yung tipo sa episode na yun, itatakal ko na yan kung anong kapahulugan. So abangan nyo na lang yung segment na yun. So for now, focus muna tayo sa current na binablog ko ngayon about sa respeto. Respeto sa bawat pamilya, sa trabaho, at isa pa, sa trabaho mismo, yung tiyatawag natin na kahit na maliit, dapat nyo rin naman igalang. Hindi yung katulad ng hindi ako nabuhay dito sa mundo dahil sa aputang inahan ninyo, mga siraulo kayo, palok sa ito eh. So ang ibig ko sabihin nito sa respeto, sa trabaho, so ito, papaliwanag ko sa'yo. Just because my job doesn't pay me as much as yours doesn't mean you are better than me. Aba, hindi ito ibig sabihin na kahit na mataas ang rango mo, mas mataas sila sa inyo kaysa sa akin. Nilalapastangan nyo na ako, mga siraulong daga kayo. Ito sasabihin ko sa inyo, ha? Ito sasabihin ko sa inyo. Hindi ako naparito sa trabahong ito, sa lugar na to, para maipagbardagula sa inyo. Nandito ako para magtrabaho na maayos, at hindi ako makikipagkompetensya sa inyo. At hindi rin ako nakikialam ng mga trabaho ng iba. Tapos. So that is the true meaning of respect that I had been tackled in this segment at the remake season 1. So we have to end this vlog for now. This is Niño, a direct distributor of Lifestyle PH, a denatured alcohol gun, and an airsoft enthusiast. Yan.
like, share, and subscribe sa lahat ng mga ano, bago ang mga episode sa Minisurman's Remake. Pwede ba reviews, prepare scraps, anything and everything. So, at bago tayo mag-end ng pelikula, at may sasabihin po ako sa inyo, special shoutout sa Wooshopper. Sa mga gustong magkaroon ng mga extra income, ayan po. Ilalagay ko po ang link sa ilalim ng aking description. Paki-click nyo lang po. At syempre, yung QR code na yan, paki-scan nyo na rin yan sa mga may gustong nangailangan na extra income. So, eto na po lahat ang mga details po na nasa ibaba ng aking description. So, sit back, relax, and enjoy the show. Sunod na round. God bless. Yun. Pahabola segment, pahabola shoutouts. So, may mga nagpapashoutout dito. Si Renz Del Rosario. Si Jeanette Barros. Tapos, GMD Raymel Doidoy. GMD Eva Aradillos. Si IMD Armand Jesus. At syempre, shoutout ulit sa Wooshopper. So, about naman dito sa episodes natin sa totoong kaulugan ng respeto. Pero bago lahat, nalalapit na naman po ang September, boys and girls. Revenge expansion na naman po tayo ngayon. So mag-iisip na naman po tayo ng mga bagong contest na naman na talagang swak na swak sa lahat ng mga pandinig ng mga viewers natin dito sa YouTube natin. So, abangan po ang Revenge Expansion sa September. Balik tayo dito sa sinasabi natin na respeto. At sa mga, alam mo na ibig ko sabihin, kung gusto ko igalang ko kayo, matuto kayo rumespeto. At kung sino man sa mga katulad nyo na mga kuyag kayo na hindi marunong gumalis sa apwa, hindi mo matatamang respeto. Lalo-lalo na pag sa akin, lalo pag mga nasa maliliit na lalaking kagaya ko. Nakikoma, malalaki ang sinasawa nila. Gano'n na sila mga apa ng kapwa nila. So, etong tatanda mo. Karma rin ang babalik sa'yo. Karma ang darating sa'yo yan. Kasi, kung ano man ay ginawa mo sa kapwa mo noong nakaraan, siya rin babalik sa'yo. The more you think you do evil things in the past, the more you will accept a painful karma, even death. Kaya yung boomerang effect, balik sa'yo yan, kapatid. So, kung ako sa'yo, tigil-tigil na muna yung pang di-disrespect mo sa apwa mo. Okay, bye! Hindi ko rin napansin eh. Dapat hindi ako naging manhid sa damdamin nyo. Hindi, okay lang sa amin. Wag mo na lang kaming intindihin. Kaya naman. Baka gusto nyo nang gumanti sa akin ngayon. Yeah! Eto, libre-libre. Nakabaladra na mukha ko. Sige na, para naman matupad ang pangarap nyo. Amazing, di ako lalit eh. Yeah.
Thank you.